Christian nga pala, and welcome to Scientific Tambay. Scientific Tambay ang pangalan ng channel natin, pero wala pa din naman akong na-upload na very scientific. Change is coming. Dito sa kauna-unahing series na tatawagin nating Thought Experiment. Wow! Hihimayin natin yung mga paborito ninyong games, animes, movies, at titingnan natin sila through science. Ang kauna-unahang fictional character na pag-aaralan natin at pag-e-experimentuhan natin dito sa kauna-unahang Thought Experiment series ng Scientific Tambay ay isa siguro sa pinaka-cute, pinaka-sikat, at higit sa lahat, pinaka-nakakakuryenteng Pokemon sa buong Pokemon franchise. At walang iba kundi si Pikachu. Kung kayo batang 90s at mahilig kayong manood ng anime, isa siguro sa pinaka-nostalgic na anime series na mapapanood ninyo noon is yung Pokemon. Ipinalabas ang pinakaunang episode ng Pokemon anime series sa Japan noong April 1, 1996. Tinaglaon, ipinalabas rin ang Pokemon dito sa Pilipinas noong October 1, 1999 sa GMA. 6 years old pa lang ako noon, pero tandang-tanda ko pa ang mga influence ng Pokemon sa aming henerasyon. Imbes kasi na mag-memorize kami ng multiplication table, madalas pa naming kinakabisa ang mga pangalan ng Pokemon at pangalan din nila kapag sila ay nag-evolve na. Kawawa ang mga insekto katulad ng mga gagamba, tutubi at salagubang na madalas naming hinuhuli at inihahalin tulad sa kanila. Di pa kasama dyan yung mga laro sa Game Boy na piniflex palagi ng mga mayayamang kong kaklase noon. Di nga nakakapagtaka na ang Pokemon ay isa sa pinaka-successful media franchise kung saan kumita na sila ng humigit-kumulang 90 billion US dollars simula nung nag-umpisa sila. At tandang-tanda ko pa noon, sa unang pagkakita ko kay Pikachu masyado siyang cute. At manghang-mangha ako na lahat ng sasabihin niya ay pika-pika lang sa iba-ibang intonation. Pikachu. Nung una sila nagkita ni Ash, kinuryente agad ni Pikachu si Ash. Ang tanong! Gano ba kalakas ang kuryente ni Pikachu? Alam nyo bang may mga nilalang na kaya talagang mag-produce ng kuryente? Gumagamit sila ng process na kung tawagin is bioelectrogenesis. Isa na rito ang electric eel. Ang electric eel ay gumagamit ng specialized na tissue na kung tawagin ay electrocytes. Ang isang electrocytes ay kaya mag-produce ng 0.15 volts. Masyadong mababa. Batandaan natin ng electric eel ay merong 5,000 to 8,500 electrocytes na kaya mag-produce ng almost 850 volts. Sa tingin ko, kakailanganin ni Pikachu ng mas maraming electrocytes dahil sa ganitong sitwasyon. Ang electric eel ay nakatira sa tubig, kung saan mas madaling magpropagate ang electricity, kung kaya kinakailangan lang ng di gaanong kataas ang boltahe para magkaroon ito ng epekto. Samantala, si Pikachu ay nasa lupa, kung saan napapalibutan siya ng hangin. Ang hangin ay isang insulator, isang bagay na di nagpapadaan ng kuryente. Ngunit kapag maglagay tayo ng mataas na boltahe, nagkakaroon ito ng tinatawag na ionization, kung saan nagiging conductor ito. Ang tawag sa proper ito ay dielectric strength breakdown. Ito ang voltage kung saan nag-a-ionize ang hangin at i-allow ang flow ng kuryente. Ang dielectric strength breakdown ng hangin ay 3 times 10 raised to 6 volts per meter, kung saan kinakailangan lang natin ng 3 million volts
para makatawid ang kuryente sa hangin sa layong isang metro. Para masolve na natin ang ating katanungan, gagamit lang tayo ng simpleng dimensional analysis. Assuming na ang distansya ni Pikachu sa kanyang kalaban ay 2 meters, gaano ba dapat kataas ang boltahe para tamaan niya ito? I-multiply lang natin ang 2 meters sa dielectric strength breakdown ng hangin na 3 million volts per meter at bibigyan tayo ng sagot na 6 million volts. Base dito, mangangailangan si Pikachu na 40 million electrolyte cells or katumbas ng 4,700 electric eels. At kung ganun kalakas ang kuryente ni Pikachu, di aabot ang Pokemon franchise ng 1,109 episode dahil literal na magiging abo si Ash sa unang episode pa lang. Nagustuhan nyo ba yung episode natin ngayon? Kung oo, click the like button. At kung hindi, yung like button ulit. Di ka nakasubscribe, click the subscribe button at hit that notification bell. May suggestions or may ideas kayo sa susunod na topic natin, well, type it below. At para meron kayong pag-asang magkaroon ng, tadaan, Ultra Swole Pikachu. Pikachu na nasobrahan ng gym at ng whey protein. I wanna be the very best. No one ever does. To catch them is my real test. To train them in my cause. Pokemon! Yun muna mga katambay. Joe Ed, Scientific Tambay, out!